Tapos medyo pwede ka rin mag-build ng defensive item na, na magic kasi yung Angela masakit din yan eh. And sa totoo lang, dahil nga bago ang meta ngayon, hindi tayo napapalibutan ng mga tangke. Hindi masyado nagmamatter yung source ng damage. Mm-hmm. Kasi kahit sabihin mong may apat kang physical damage shield sa isang magic, before nagwo-work pa rin yun. Kasi kapag na-overload ka, hindi enough yung effective HP mo. So essentially, parang kaya pa din. And ngayon, parang anong lumalabas, nagpapabuhat sila sa Link. Pero mind you, yung Uranus, ang taas na magic damage yun. Pag pumutok yung shield. Ah, oo nga no. Ngayon ko lang naisip na, oo nga pala, yung Uranus, kaya rin mag-deal ng malaking magic damage. Oo. So, kung hanapin natin yung mage, hindi mo kailangan maghanap na mage. Exactly. Uranus lang sapat na. And meron silang dalawang Brusco. Merong taga-heal dito si Kyle TZ. So, andyan na natin yung ano. Andyan, dito na natin makikita talaga yung pagbabago ng meta. And dito sa puntong to, mukhang ito yung pinakagustong sitwasyon midnight ng idol ng mga kids. Alam naman natin yung mga heroes na nagamit na dati ni Idol Pew. Yep. Na sobrang dami, sobrang flex nito pagdating doon sa kanyang mga hero picks. Figure out. So, saktong-sakto tong ganitong klase ng meta sa kanya na sa mid lane, ilalagay niya kung anong gusto niyang hero. Grabe si Tarzan, gubat man oh. Lahat na lang kinuha niya. Tarzan na Tarzan. Kaya ka Tarzan eh. Bagay sa kanya yung pangalan niya. Pero si Kyle TZ, sabi niya. Uy! 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 Sanji! Sanji! Grabe naman. Napakatindi naman. Si Arlott man. Arlott man. Galawang XP laner pero ayun na yung magic damage niya, boss. Ayan ang sakit oh. Ayun, yung second skill magbobot. Kaya mo sino? Boss, hindi na re-reject at hindi na atinian. Kailangan sabay. Kailangan, boss, kasi dalawa. Kasi yung Radiant, pang first kill niya. Yung Athena, pang putok ng shield. At ang malala sa Uranus, pipili ka. Kung ayaw mong paputokin yung shield, tiisin mo yung first kill niya. Dalawang first kill aabuti mo. So, mag-i-stack pa rin yun. So, may problema ka kasi parang datamagean ba natin to o hahayaan natin siyang dumamage sa atin. And medyo mabibait ka rin na i-hit siya eh. And nakaka-help din yun sa stacks niya. Yep. May bibigay ata ng Pinas yung first turtle dito sa KSA. Oo. Pero yun si Ogun, maring mabigyan, may sipa ata dito, pero hindi naman itutuloy ni Troll with that flicker, Jeet Kune Do. Ngayon ay makikita natin kung gaano nga ba tatamaan dito si Super Marco doon sa good lane difference na Leslie Claude matchup eh. Oh. Ang alam natin, countered ng Leslie yung Claude eh. Dapat hirap dito si Marco. Pero sabi ni Marco, wala ako pake. Ibi-blazing do it ko lang. Yung minion wave and back out ako. By the way, laki nung XP. Excuse me, nung XP gap kay Xbox, tsaka kay Sanji. Siguro nakakuha ng isang green, creep si Sanji, pero I don't think enough yun. Kahit pa sabihin natin may 30. Kasi almost one full level eh. And wala namang na-miss na wave si Xbox Digdo. And by the way, OP yung ganyang klaseng Yura, yung naka-common emblem. I'm pretty sure naka-common emblem top. Yung bumabalik mana. Oo, yung may hybrid regen. Tapos meron pa siyang imbue rage. Pero sipa! Napaganda sipa, pero andyan naman yung follow-up ni Ogwe na cancel nga lang dahil doon sa mga pating. At si Pew naman ay maring maipit dito sa gitna ng real world manipulation. Pero wala rin naman yung sipa na inaabangan nila mula kay Troll. Pero double man knock-up. Andun naman yung taunt na nais nilang kunin pero nakataas with a Shunpo. Xbox naman ang hahabol dito. Troll with a T-piece. Alam niya na napakalupit ang kanyang ginawa upang makatakas sa sitwasyong yun. Oh. Nakikita natin na sobrang aga pa lang pero walang nagtatangka na lumalim ng lumalim. Ito siguro yung advantage no, na meron kang Fred rin sa mid lane. Kasi parang hindi mo kailangan mag-contest pagdating sa damage output. Mm-hmm. Ang kailangan mo lang gawin is saluhin mo lahat ng early game pressure na pwedeng ibata sa'yo ng KSA. And si Pew, kanina pa, parang binubugbog siya ng KSA pero dahil siya isang Fred rin, buwabalik yung kanyang HP, naturally, makunat siya. And of course, meron din siyang damage dahil meron siyang hawak ng concussive blast. And what this allows is yung space na para makuha ni Kyle TZ dahil ang, again, ang game plan ng Team Philippines overall is yung Angeling. Yung Angeling duo na napakasakit pagdating ng mid-game. Yung Angeling talaga ang kailangan nila ditong tingnan dahil yung Angeling, pag nangyari na yung sapi ng heart guard ni Ogwen dito, mahirap pigilan yung Ling na maulit tapos may extra shield tapos tuloy-tuloy yung heal eh. Tapos ang stun mo, knock-up lang ng choke. Oo nga eh. Tapos final slash, parang hindi enough. Abo? Parang medyo, napakaganda naman dito na turtle secure. Kaya naman ngayon, nahuhuli pa sila ng isa. Yung sipa naman dito na gamit na ni Troll, makakatakas pa nga ba siya. Pero andun yung mga blades sa kinuha, Xbox secures the kill. But si Ogwen din naman na naging kapalit nito and Xbox makaka-survive doon sa damage na kaya nilang ibigay. Pero this is a 1-1 kill score. Sobrang dikit ng gold na meron tayo dito. Medyo lamang nga lang yung KSA because of the turtle secure. Dalawang turtles na to, midnight. By the way, ang ganda nung ginawa ni Sanji. Ah. Talagang hindi niya hinayaan baka gamit ng heart guard si Ogwen. Ang ganda nung layering nung stun.
pati nga yung paggamit ng final slash para sigurado sila na hindi makapatong basta-basta yung Angela doon sa Ling. And again, ang ganda rin ng retribution timing ni Tarzan. Gubat man talaga. Kabisado niya yung retry timing doon sa Turtle. And ano ba yun? Siningitan pa ni Kyle TZ nung second skill ni Ling yung pagbaba. By the way, napakataas ng damage nun. So, ang ganda talaga nung pag-secure dito ng objective for KSA. Kaya naman napakalaki advantage dito na nabubusa kanila. Even though hindi ganun masyado nagre-reflect sa gold, just imagine yung pressure na deliver na KSA with this Bane. Pero Kyle TZ, nasisimula natin maramdaman yung Angela. Wow! Uy, ang bilis ng fast hands. Grabe yung daliri ni Kyle doon. And kung iisipin mo, sobrang low niya na pumasok doon. And it shows kung gaano ka-insync yung comms nila. Yeah. Na parang, depre, sasapian kita, heart guard kita, ako bahala sa'yo. Sabi ni Ogwin. Abot ako dyan. Kanina pa ako di makatalon eh. Eto, promise, tatalon ako. Oo, wala. Wala na nang gugulo eh. yung ginugulo, yung pinapatay ni Ling. Oo nga, ang dami palang panggulo nung pag nag-heart guard sa harap si Ogwin. No? Andyan yung final slash, andyan yung Cho for the knock-up. May deadly catch din si Tarzan. Yung angat na. Oo, ang dami nilang pang... Gusto mo na next level, yung tulak ni Ling. Ay, ni Leslie. Boss, ngayon ko lang nakita yung Leslie nagsastruggle sa Claude. It shows kung gaano kalakas si Super Marco on the gold lane. This is a Claude. Yeah. This is a Claude showing the difference against a Leslie. Hindi siya gaanong binibaby dito, pero nakikita mo naman yung gold diff. Yep. I think ang pinakamalaking factor dito bakit ganito yung itsura ng lane, kasi si Super Marco naka-quantum charge. Usually yung Claude, wala siyang way to fight back kasi wala siyang way to gain some form of HP. Even though may quantum charge din naman si Lark, basic na kasi kay Leslie din eh. Pero si Super Marco kasi nasusustain niya na yung harass na ginagawa dito ng Leslie. Roll. Dalawang taunt, tabuli ng isa. Sanji dito, maabutan natin. May final slash. Nasipa naman dito mula sa Blazing Duet. Kaso nga lang nakuha na dito ni Kyle TZ yung kill. Heart guard mula dito kay Ogwen. Coffin dito, sobrang low na. Aabutan pa ata ng isa pang tusok. Pero mukhang mananakam siya dito. Aabot naman dito yung Love Waves. At binalikan pa. Kyle TZ dito tutumba. Pero si Lark talaga natitira. Kaya pa ba? Mukhang hindi. And that is a trade. Apat kapalit ng isa. Nakita mo yung damage ng Uranus sa may bandang likuran. Napakasakit ng pagputok ng kanyang shield. And sinasabi natin kanina, baka kulangin pagdating sa magic damage ang Team Philippines, pero mukhang hindi. Hindi. And again, Super Marco, kompleto niya na rito ang DHS. Malapit na rin matapos ang Golden Staff. And ito na yung kinakatakutan ng KSA. Buo na yung fleeting time ni Master Ogwin. Only Heart Guard, only Sape, only Patong na. Only Heal. Only Heal ang pwede gawin dito ni Master Ogwin. Ogwin ang magiging isa sa mga nakakairitang players dito para sa side ng Pinas. Kung ikaw yung nasa side ng KSA, gugustuhin mong i-hunt ng i-hunt si Ogwin eh. Pero ang hirap gawin dahil ang daming frontliners ng PH. Andyan si Pew, andyan si Xbox. Ang hirap dito talaga kung ikaw yung KSA Midnight. Oo, kumbaga yung Fredrin, nagiging bouncer eh. Hindi sila makatawid eh. And ang nakakatakot dyan, kahit tira-tirahin ni Lark yung Fredrin, alam yung ginagawa ng Team Philippines dito, hindi nga nila basta-basta pinapatay mga green kasi doon nagre-regen ng HP. Si Pew pabalik. Tapos ano rin, umiisak din. Kaso nga lang nahuli. Ito na nga yung sinasabi natin. Nagigil talaga ang KSA sa paghanap kay Ogwin. Yung dito sobrang low, pero yung Blazing Duet ni Super Marco, umabot naman dito yung Appraiser's Rat. Kyle TZ for the cleanup. Andyan na yung Tebes of Blades. Even na nakapull na be enough para pigilan pa si Kyle TZ sa paghanap ng isa. Pero ngayon, magpo-push na lang ata sila. Tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag ng Pinas. Not makugrabe yung harap dito ng Team Philippines. Even though nabigyan si Ogwin, kinailangan ng flicker mula kay Troll. And nabuhay pa rin talaga dito yung Fredrin. Nakagamit pa ng Appraiser's Wrath. And sakto yung pagdating ni Kyle TZ to secure the team fight. And ramdam na rin ng KSA yung problema nila dito. Kahit pa-counter nila si Claude, walang pang-counter sa blazing damage output ng Blazing Duet. Win on V1 ni Kyle TZ si Sanji. Kaya yun. Kaya mo si. Grabe rin yung gap, yung invest ng Pinas. Nasipa dito si Xbox. Nandiyan naman yung deadly catch, pero may Tempest of Blades. Hindi magiging enough para i-takedown niya dito si Xbox. And si Super Marco nagwala sa loob. That is a Queen Wipeout para sa Sibol. Hindi tayo kulang ng damage. Kailangan lang natin ang frontline. Pinadala nila si Pew, tsaka si Xbox sa may bandang unahan. And sa amin ni Kyle Dizin, Super Marco, kami ang lilinis dito sa KSA. Isang tori na lang. Actually, isang tori pa lang inakukuha nila dito, pero magiging dalawa. Pero paspon na ang Lord. Sabi ng Pilipinas, objective tayo. 9 minutes pa lang, mukhang patapos na yung laban. Naaalala ko nung nag-custom tayo, may tinapos tayo 10 minutes. Oo, 10:21. Boss, hindi ito custom. Hindi ito basta-basta custom. Tournament mode to, Santi.
9 minutes, 58 seconds, makukuha na nila yung Lord. Mukhang hinahabol ng Pilipinas yung record nila nung SEA Games. Grabe sa bilis. Ibang klase gumalaw ang Cebol ngayon. Grabe yung domination nila. Nagkaroon pa nga ng konting hiccup sa early game dahil dalawang third nila ay nasecure ng KSA. Pero sinong makaka-imagine na wala man kayong dalawang pagong, mapawasag nyo yung dalawang inhibitor turrets under 10 minutes. Sabi ng Pilipinas, ang importante lang sa amin ay mag-online. Ang aming mga heroes, again, Super Marco, coming out of the gold lane na siya pa yung panalo. Ito yung nagbigay ng momentum para sa Pilipinas. And ngayon, nasa base na sila ng KSA. Habos! Tingnan mo naman, Santi, sinusustain niya yung damage output ni Leslie na, by the way, true damage. Grabe. Wala silang magawa, boss. Wala eh, parang walking fountain talaga, literal. Tapos may Angela pa. Tingnan mo. May Angela pa siya, yung no? Yung Angela, boss, yan yung water pump. Oh. Di ba sa fountain may pump para bumalik yung tubig sa taas? Tingnan mo si Owen, no? Babawasan nila si Abos. Si Owen naman, hindi. Bibigyan kita ng daloy, boss. No. Akong bahala sa inyong lahat. Si Margo at si Kyle Tizzy, sila yung mga mekaniko. Final na slash follow-up ng base. Pero pumasok na rin si Ling dito. Aabot ata dito yung Heavens of Lanes. May deadly catch, pero mukhang hindi mag-i-enough. Troll dito. Why pa din? Back away. But andyan na naman yung clean up ni Super Marco with a blazing duet. Hindi naman umabot dito yung depensa na gustong gawin ng KSA. Pero may minions pa rin naman na parating. Final slash kinamit, pero going in for the base lock. PH secures game 1.